Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay iwawasto natin ang inyong sinagutang pagsasanay tungkol sa ating aralin na uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ito ay sinagutan ninyo sa pahina 69 to 70. Pakisuyong buklatin ang inyong mga aklat at iwasto ng may katapatan ang inyong mga sagot. Sa pagsasanay 12, pahina 69, sa panuto, bilugan ang simuno o mga simuno at salungguhitan ang panaguri o mga panaguri. Isulat sa patlang ang PSPP kung ang pangungusap ay may payak na simuno at payak na panaguri. Isulat naman ang PSTP kung ito ay mayroong payak na simuno at tambalang panaguri. Isulat ang TSPP kung ito naman ay mayroong tambalang simuno at payak na panaguri. At isulat ang TSTP kung ito ay may tambalang simuno at tambalang panaguri. Sa unang pangungusap, si Liwayway ay masayahin at markit. Ang simuno sa pangungusap na ito ay Liwayway, kaya dapat ito ay may bilog. Ang panaguri naman ay masayahin, marikit. Ito dapat ay may guhit. Sa pangungusap na ito, mayroon tayong isang simuno at dalawang panaguri. Kung kaya ang pangungusap na ito ay PSTP, payak na simuno o isang simuno, tambalang panaguri or mayroon tayong dalawang panaguri. Ikalawang pangungusap, nasawi sa labanan si Lakan Galing. Ang simuno sa pangungusap na ito ay si Lakan Galing, kung kaya ito ay dapat na may bilog. Ang panaguri naman ay nasawi. Mayroon tayong isang simuno at isang panaguri, kung kaya ang sagot sa ikalawang pangungusap ay PSPP, payak na simuno, payak na panaguri. Ikatlong pangungusap, sina Liwayway at Lakan Galing ay nangako sa isa't isa. Ang simuno natin sa pangungusap na ito ay Liwayway, Lakan Galing. Mayroon tayong dalawang simuno. At ang panaguri naman ay nangako. At mayroon tayong isang panaguri. Kung kaya ang sagot sa ikatlong pangungusap ay TSPP or tambalang simuno at payak na panaguri. Sa ikaapat na pangungusap, nagsimula ang maganda nilang pagtitinginan. Sa pangungusap na ito, ang simuno ay pagtitinginan. At ang panaguri naman ay nagsimula. Sa pangungusap na ito, mayroon tayong isang simuno at isang panaguri. Kung kaya ang sagot ay PSPP, payak na simuno, payak na panaguri. Ikalimang pangungusap, lumuha si Liwayway. Ang simuno ay Liwayway, panaguri, lumuha. Sa pangungusap na ito, mayroon tayong isang simuno at isang panaguri. Kung kaya ang sagot natin ay PSPP, payak na simuno, payak na panaguri. Ika-anim na pangungusap, ang kanyang kayumangging kaligatang balat, mapupungay na mata at itim na buhok ay nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Ang simuno sa pangungusap nating ito ay kayumangging kaligatang balat, mapupungay na mata at itim na buhok. Ito ang simuno natin sa pangungusap na ito dahil ito yung inilalarawan o pinag-uusapan sa pangungusap. Mayroon tayong tatlong simuno sa pangungusap na ito. At ang panaguri ay nagpatingkad. Mayroon tayong tatlong simuno at isang panaguri. Kung kaya ang sagot sa ika-anim na pangungusap ay tambalang simuno at payak na panaguri. Ikapitong pangungusap,
nagpunta sa kakahuyan at namitas ng bulaklak ang dalaga. Ang Simuno ay dalaga. Panaguri, nagpunta, at namitas. Mayroon tayong isang Simuno at dalawang panaguri. Kung kaya ang sagot sa ikapitong pangungusap ay payak na Simuno at tambalang panaguri. Ikawalong pangungusap, hindi na bumalik ang kanyang katipan. Ang Simuno sa pangungusap na ito ay katipan. Ang panaguri naman ay hindi na bumalik. Mayroon tayong isang Simuno at isang panaguri. Kung kaya ang sagot natin ay payak na Simuno at payak na panaguri. PSPP. Ikasyam na pangungusap, ang binata at dalaga ay nagmahalan at sumumpa ng katapatan. Sa pangungusap na ito, ang Simuno natin ay binata, dalaga. Mayroon tayong dalawang Simuno. At ang panaguri na naglalarawan sa Simuno ay nagmahalan at sumumpa. Sa pangungusap na ito, mayroon tayong dalawang Simuno at dalawang panaguri. Kung kaya ang sagot natin ay TSTP, tambalang Simuno, tambalang panaguri. At sa ikasampung pangungusap, biglang lumitaw at sumugod kay Liwayway ang isang mabangis na hayop. Sa pangungusap na ito, ang Simuno ay mabangis na hayop. At ang naglalarawan sa Simunong ito na panaguri ay biglang lumitaw at sumugod. Okay? Uulitin ko, ang panaguri ay biglang lumitaw at sumugod. Kung kaya, mayroon tayong dalawang panaguri, lumitaw at sumugod. Ngayon naman, iwasto natin ang inyong sinagutan sa pagsasanay 13 sa pahina 69 to 70. Sa panuto, kahunan ang dalawang diwa o dalawang payak na pangungusap sa sumusunod na tambalang pangungusap. Lagyan naman ng X ang ginamit na pangatnig. Dumako tayo sa unang pangungusap. Hinintay ni Liwayway ang katipan, ngunit hindi na iyon nagbalik. Ang unang payak na pangungusap ay hinihintay ni Liwayway ang katipan. Ikalawang payak na pangungusap, hindi na iyon nagbalik. At syempre, ang ginamit na pangatnig ay ngunit. Ikalawang pangungusap, maganda si Liwayway at mabait pa siya. Ang unang payak na pangungusap ay maganda si Liwayway. Ikalawang payak na pangungusap, mabait pa siya. At ang ginamit na pangatnig ay at. Ikatlong pangungusap, si Lakan Galing ay nakipaglaban at sa kasawiang palad, siya ay napatay. Ang unang payak na pangungusap ay si Lakan Galing ay nakipaglaban. Ikalawang payak na pangungusap, siya ay napatay. At ang pangatnig na ginamit, at. Ikaapat, napansin ng mga tao ang mabangong bulaklak at sila ay humanga sa kakaibang ganda niyon. Ang unang payak na pangungusap ay napansin ng mga tao ang mabangong bulaklak. Ikalawang payak na pangungusap, sila ay humanga sa kakaibang ganda niyon. At ang pangatnig na ginamit, at. Ikalima, bumubulong ang magkatipan ng sumpa kita habang sila ay nagpapalitan ng kwintas. Ang unang payak na pangungusap ay bumubulong ang magkatipan ng sumpa kita.
Ang ikalawang payak na pangungusap naman ay sila ay nagpapalitan ng kwintas. At syempre, ang ginamit na pangatnig para pag-ugnayin o pagdugtungin ang dalawang pangungusap ay habang. Ika-anim na pangungusap, ilakan bungabong ang pinuno ng masamyo at siliwayway ang maganda niyang anak. Ang unang payak na pangungusap, silakan bungabong ang pinuno ng masamyo. Ikalawang payak na pangungusap, siliwayway ang maganda niyang anak. At syempre, ang pangatnig na ginamit ay at. Ikapito, ako ba'y hindi mo lilimutin at ako lamang ang iyong mamahalin? Ang unang payak na pangungusap ay ako ba'y hindi mo lilimutin? Ikalawang payak na pangungusap, ako lamang ang iyong mamahalin? At syempre, ang pangatnig na ginamit ay at. Ikawalo, lumuha si Liwayway, subalit hindi rin nagpapigil sila kangaling. Ang unang payak na pangungusap ay lumuha si Liwayway. Ikalawang payak na pangungusap, hindi rin nagpapigil sila kangaling. At ang pangatnig ay subalit. Ikasyam na pangungusap, lumisan ang binata samantalang ang dalagay walang tigil sa pagluha. Ang unang payak na pangungusap ay lumisan ang binata. Ang ikalawang payak na pangungusap, ang dalagay walang tigil sa pagluha. At ang ginamit na pangatnig, samantalang. Huling pangungusap, ikaw pala'y tumakbo papalayo sa mabingis na hayop at nahulog ka sa bangin. Ang unang payak na pangungusap ay, ikaw pala'y tumakbo papalayo sa mabangis na hayop. Ikalawang payak na pangungusap, nahulog ka sa bangin. At ang ginamit na pangatnig, at.